cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan! Isa na naman magandang hapon sa ating lahat, mga batang grade 6 mula Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po muli ako, si Tutor Doms, ang dumadagagham tuwing alas 3 ng hapon dito sa ating pag-aaral sa Science 6. Tara na't simulan na natin ang ating aralin. Okay, so we are now on Quarter 1, Week 4. Mixtures and their characteristics. So this time, we will focus on the colloids. Kung naalala ninyo si Tutor Vince, diniscuss niya ang differences, characteristics of heterogeneous and homogeneous. So tara, samahan ako na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Of course, kaming muli ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po muli si Tutor Doms at syempre si Tutor Vince. At the end of our tutorial, we will be able to describe colloids and their types and characteristics. So we will continue about the characteristics of mixture, but this time we will focus on the colloids. Let's start with the review. Kung naalala ninyo ang lesson ni Tutor Vince nung nakaraang Lunes, tatawagin natin ang ating review ng isang delicious review. Okay, so alam niyo po, mga batang grade 6, paborito ko din ang jelly ace kung tayo ay pumapasok sa mga school ng mga previous nating style ng ating klase. Ito madalas kong binabaon ang jelly ace. So gagamitin natin ito sa ating review. So what will you do? You're going to choose the word in the jelly ace that best describe the question in the plate. So meron akong group of jelly ace. And then a plato, meron akong plato na pin-repair. Okay, let's start mga bata. Ihanda na ang ating mga daliri sa pag-type kung may naalala tayong lesson kay Tutor Vince. First question. These are the liquid mixtures and it is characterized by homogeneous composition. So ito yung diniscuss ni Tutor Vince. These are the liquid mixtures and it characterized by homogeneous composition. Is it the red jelly ace solvent, the orange jelly ace solution, violet jelly ace solute, or the green jelly ace mixtures? These are the liquid mixtures and it characterized by homogeneous composition. Sige, type tayo kung anong kulay ng jelly ace nandoon yung word na yon. Is it solvent,
solution, solute, or mixture. Sige, tingin tayo sa ating mga participants. Good afternoon, watching from San Roque Cathedral School, San Roque District, Davao City, si Johanna Bercasio. Hello, Johanna, mula sa mga grade 6 ng Davao City. Ayan. Sige, what is the answer? Is it red, jelly-ace solvent? Orange, jelly-ace solution? Violet, jelly-ace solute? Or green, jelly-ace, its mixture? So the answer is very good. It's solution sa orange jelly-ace. Ayan, continue tayo. Second question inside the plate. The following are the three types of solution. So diniscuss to ni Tutor Vince na karang Monday. The following are the three kinds, types of solution, which is not included. So alin dito yung hindi kasama? Is it the mega saturated solution, or it is the saturated, or the unsaturated, or on the jelly-ace, green jelly-ace, super saturated? Which of the following is the three types of solution which is not included? So alin dyan yung hindi diniscuss ni Tutor Vince, which is not included in the solution, types of solution? Sige, kung nakinig tayong lahat, type natin ang ating mga answer. Sa red, jelly-ace ba is mega saturated? May diniscuss pa si Tutor Vince ng mega saturated. Sa orange, jelly-ace is the saturated. Violet is the unsaturated. Or sa green is super saturated. Ayan, tingin tayo sa ating mga participants. Nakakatuwa ang mga batang grade 6 kasi aktibong-aktibo laging sumusuport sa ETUlay ng DepEd. So maraming salamat mga batang grade 6 mula Luzon, Visayas at Mindanao. And the answer is mega saturated. So hindi ito kasali sa types of solution. Okay? So yung tatlo na nasa taas, sa orange, sa violet, sa green, yung saturated, unsaturated, and super saturated, yun yung mga types of solution na diniscuss ni Tutor Beans. Next! Another question. A substance made up by mixing other substances together. Okay? A substance made by mixing other substances together. Is it A, or on the red, jelly-ace solvent? Orange, jelly-ace solution? Violet, jelly-ace solute? Or green, jelly-ace mixture? So a substance made by mixing other substances together. So tingin tayo sa ating mga aktibong grade 6 na mga batang manonood sa ETUlay natin. Okay? So the answer is it's a mixture. Okay, a substance made by mixing other substances. So paghahalo. Okay? Next, another question. Here we go. Which of the following are the components of solution? So ito ano to eh, merong drawing na graph dito si Tutor Vince, nakita ko noon. So nag-answer nga ako dito. Which of the following are the components of solution? Is it on the red jelly-ace solvent? On the orange jelly-ace saturated? On the violet jelly-ace solute? Or on the green jelly-ace mixture? So which of the following are the components of solution? Maraming salamat sa ating mga batang grade 6 na laging nandyan para suportahan ang ating ETUlay at handang matuto sa Science 6. And the answer is yes, solvent and solute. So these are the two components of solution. Okay? So next question. This is a type of concentration. Okay, part pa rin ito ng diniscuss ni Tutor Beans. A type of concentration of a solution in which the solvent dissolve higher the amount of solute above its maximum capacity by applying heat. So ito yung mga components na hindi matunaw. So kailangan siya matunaw using the heat.
applying heat composition, yung pagpapainit natin. So what type of concentration is this? Is it on the red saturated, on the orange jelly ace solution, on the violet jelly ace solute, or on the green is super saturated? A type of concentration of solution in which the solvent dissolves higher the amount of solute above its maximum capacity by applying heat. Alam nyo mga batang grade 6, nung nag-discuss nito si Tutor Vince, talagang nakinig ako kasi napakahalaga itong process of solution na ito. A type of concentration of a solution in which the solvent dissolves higher the amount of solute above its maximum capacity by applying heat. And the answer is, it's super saturated. So talagang kailangan na ng other process para talaga ma-dissolve yung matter na yon or yung object na yon. So that is super saturated, a type of concentration of solution. Okay? Next, here we go for another question. Which of the following is the universal solvent? Okay? So alin daw dito yung kinds of liquid materials na universal solvent na tinatawag? Okay? So let's see kung alin dyan. We have the red jelly ace, soy sauce. We have the orange jelly ace, vinegar. Violet is the buko juice. Or the green is the water. Ito yung paulit-ulit na diniscuss ni Tutor Vince noong nakaraan. Universal solvent o yung madalas na ginagamit na panghalo. Okay? Dito hinahalo yung mga powderized something. Is it sa soy sauce ba? Sa vinegar, buko juice, or sa green jelly ace, water? And the answer is the water. So remember mga kids, water is the universal solvent. Okay, so now we will now proceed to our discussion. So let's talk about the delicious jelly ace. So bakit jelly ace ang ating discussion for today, yung ating picture? Kasi this will be a part of mixture. So ang tawag natin dyan, delicious jelly ace. So let's have a preparation for jelly ace. Paano nga ba piniprepare ang jelly ace? So sa bahay, pwede tayo magprepare ng isang simple jelly ace o yung tinatawag nating gelatin. Actually, yung jelly ace, gelatin din yan. Kayang-kayang iprepare ni nanay, ni ate, or ni tita yan sa bahay. Okay, so ito yung mga preparation in preparing gelatin or jelly ace. We have the, of course, kumukulong tubig. So napakasimple lang mag-prepare. Kung napapanood natin si nanay sa pag-prepare, kailangan lang niya ng mainit at kumukulong tubig. Okay. Of course, kailangan para sumarap ang jelly ace, sugar. Ayan. So pagka kumulong na yung water, lalagyan na siya ng sugar. Then we have, of course, ito si Mr. Gulaman. Ito yung madalas na nabibili natin sa palengke. Mr. Gulaman. So this is a powderized gulaman. Okay? So actually, jelly ace, gulaman din naman siya. Kung nakikita natin sa mga bangke-bangketa, so galing din siya sa gulaman. So this is a product of gulaman. Okay, so ilalagay natin siya, syempre, sa kumukulong tubig using the stirring process. Okay, these kinds of mixture, madidiscuss natin yan. Ano-ano pa ba yung different kinds techniques in mixing? So yung stirring muna, yung number one, paghahalo. Okay? So kapag ka natunaw na yung sugar, then ilalagay yung powderized gulaman. So iikot na, i-stirring na ni nanay yan. Ayan. So yan yung fourth picture. Stirring of gulaman, yung powderized gulaman. Ayan. Ayan na, malapit na maluto si gulaman or si jelly ace. So after that, ilalagay na siya sa tinatawag na molding. Okay, so kung anong design na gusto mong itsura ng isang gulaman or ng isang jelly ace, doon mo siya ilalagay. So ako gusto ko siya ay spiral na parang flower style. Ayan. So dahil ang aking kulay ay red, so diyan ko siya ilalagay sa
molding na yan o lalagyanan. So, yun na. And then, after ko ilagay yan, dahil mainit, antayin ko muna siyang bumaba yung heat niya, saka ko siya ngayon ipapasok sa ref. Okay. Bakit kaya ipapasok sa ref? Para maging tumigas siya o magkaroon ng solid ang kanyang appearances, yung gulaman na yan or yung jelly ace na yan. And then ito na yung itsura niya. Ayan, oh, tuwang-tuwa siya. Gumagalaw-galaw na jelly ace. So, ang tawag dyan, gelatin. Kaya siya jelly ace kapag yung binibili na natin siya sa tindahan. So, dahil gawa lang natin yan, tawagin lang natin siyang gelatin. Ayan, gawa ni nanay, so gelatin. Depende kung sino gumawa. Kung si nanay, gelatin ala nanay ang tawag natin dyan. Ayan, so ganyan ang itsura ng gelatin, gumagalaw-galaw, pero hindi siya natatapon, hindi siya nag-flow. Okay, so hindi natin masasabi kung solid ba siya or liquid. So that process, okay, let's go back to our process. A process of boiling water plus yung sugar na nilagay sa nagkumukulong tubig. So na-dissolve siya, naging homogeneous ngayon yung sugar doon sa tubig. And then we have the powderized gulaman na nilagay natin doon sa kumukulong tubig. And then we use the process of stirring para mahalo yung powderized na yon doon sa mainit na tubig with sugar. So that is what we called yung ating gulaman, that is the solid part or yung solid substances kasi powderized siya, so buo-buo siya. Then, dinisperse natin. Ito yung i-disperse natin doon sa inahalo nating pan. Ito mainit na yan. Yan. So, ikakalat natin yung Mr. Gulaman na yan dito sa pan na yan. And then, we use the process of stirring. Halo-halo, haluin mo siya. Hanggang sa maikalat yung mga particles ng powderized gulaman doon sa kabuuan nung pan na yan, yung maliit na kaserola na yan. So, ikakalat natin yung powderized na Mr. Gulaman. So, ang tawag natin dyan sa part na yan, yan yung dispersion medium, yung liquid. Yung natunaw na kumukulong tubig na may kasamang asukal. So, that is the liquid. Tapos, yung Mr. Gulaman, dahil powderized siya, buo-buo siya, so solid naman yung kanyang matter. So, hinalo natin siya doon sa kumukulong tubig na may asukal. Tawag natin doon ay dispersion medium. Ibig sabihin, yung pinaghahaluan ng matter na yon, na solid na yon. Halimbawa, itong Mr. Gulaman, ito yung iahalo natin or imimix natin doon sa medium na yon na sa kumukulong tubig. Yan yung tinatawag nating liquid. So, tatandaan natin, we have the two words na ating matutunan. We have the dispersed substance o yung Mr. Gulaman and then the dispersion medium kung saan natin siya iahalo. Okay. So yung dispersed substance na Mr. Gulaman, so that is the solid. Tapos yung dispersion medium, kung anong saan ba siya iahalo? Sa liquid ba? Sa solid ba? Or sa air ba? So that is the dispersion medium na tinatawag. Okay. So this process from the solid na powderized gulaman to the liquid na kumulong tubig with sugar, ang tawag natin dyan ay colloid, yung process ng pagmimix na yan. From solid, yung particles ng Mr. Gulaman, hinalo doon sa dispersion medium, doon sa tubig na mayroong natunaw na asukal, so that is the liquid. Ang tawag sa process ng mixing na yon is colloid. Okay, so ano ba yung colloid? So let's talk about the colloid. Colloid, this is a mixture with particles evenly scattered in a dispersed medium. So ito yung mga object na ikinakalat natin sa isang medium. So there are three mediums, yung solid, liquid, or gas. Doon sa ating preparation of jelly ace, yung powderized, hinalo natin doon sa tubig na kumulo with sugar. So yung powderized from solid,
hinalo doon sa medium natin na liquid, yun yung kumukulong tubig. So that is a colloid. Kinds of mixture. Okay. So again, another thing, colloid is made up of dispersed particles and a dispersion medium. Okay? So yan yung ating definition or yung meaning ng colloids. Okay. Don't you know, alam nyo ba na ang colloid pala pagka pinerform natin, ito ay from or between the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. So nasa gitna siya. Yung mixture ng homogeneous plus yung mixture ng heterogeneous, nasa gitna ngayon si colloid. So hindi natin masasabi kung si colloid ba ay liquid form or solid form. So depende kung saan siya dinisperse or inihalo. Kung inihalo ba siya sa liquid, inihalo ba siya sa solid, or inihalo ba siya sa gas. Okay, so that is colloid. Next. So another definition. So in other books, so when we say colloid, sabi diyan, this is between homogeneous and heterogeneous mixtures. So that is a colloid. So what are the other types of colloids? So ano pa ba yung mga types of colloids na kabilang dito sa mixture na ito? So of course, so let's start with the dispersed substance. Kung ano yung ihahalo natin. Kunwari ihahalo natin yung solid. Saan natin siya ihahalo yung solid? Sa liquid. Okay. So katulad kanina, yung Mr. Gulaman is a solid particle, sinalo sa liquid. So ang tawag doon sa types of colloid is gel. Okay. Kaya dyan ang galing yung gel Latin at saka yung product, yung binibenta sa tindahan na gelase. Okay, so yung types of colloid pala nung from solid, dinisperse sa liquid, gel ang tawag natin dyan. So what are the other types or example of gel na nakikita natin sa loob ng bahay? Malay mo, baka gel na pala yung types of colloid na yan. Number one dyan yung gelatin na piniprepare ni mami tuwing may birthday or pag-birthday natin. Or yung gelase na binibili natin sa tindahan. Yan, mga gel ang tawag dyan. That is a type of colloid. Ang tawag sa kanila gel. Ano pa? Yung glue na ginagamit natin sa arts, yung mga pandikit natin. Gel din ang tawag doon sa ano na yon, sa types of mixture na yon. And then, of course, yung mga paint, yung mga pintura na nakikita natin. Gel din ang type of colloid niya. Okay? So, next. How about dispersed substance liquid naman? Ibig sabihin yung liquid, ihalo natin sa medium na gas. Okay. Ibig sabihin, yung liquid components, ihalo natin or imimix natin sa gas. Okay. Ano ang tawag naman doon sa type of colloid? So that is what we called orosol. Yan. So, orosol ang tawag naman dyan. So, ano-ano yung mga example ng mga orosol na yan? So, we have the mist o yung ambon-ambon. Di ba yung ambon, galing siya sa clouds, wherein the clouds, ang components ng clouds, yun yung mga hangin, mga particles, small particles na nasa clouds na kapag itong clouds na to bumigat, dahil nasikatan ng araw, babagsak ngayon siya. So that is the mist. Another, yung fog. Okay, yan. Yan yung mga liquid, from liquid, na nakadisperse sa gas particles. So, fog ang tawag, orosol ang tawag natin dyan. Another thing is the disinfectant spray. Okay, so yung mga disinfectant spray natin, yan. May mga liquid part na nilalagay sa paligid natin, ini-spray natin sa paligid yung liquid part na yan para makatulong makill ang mga germs na nasa paligid natin. So usually naman, ini-spray naman talaga natin disinfectant sa paligid natin para makill yung ating. So orosol ang tawag natin dyan.
Okay, another thing for types of colloid. Disperse substance naman. Paano naman yung solid? I-disperse natin siya sa gas. Okay. Ano naman ang tawag natin sa type of colloid na yon? So that is what we called. Another type is aerosol pa rin. So yung kanina, liquid to gas. This time naman, we have the solid to gas. Okay, aerosol din ang tawag natin dyan. So what are those example na nasa palibot lang ng loob ng ating mga bahay? Mga batang grade 6, syempre nandyan ang smoke. So alam naman natin yung smoke o yung apoy, yan ay nanggaling sa, for example, itong aking picture, we have the wood. Yung wood na yan, so bigla matutunaw siya, magiging ash. So magiging particle siya sa gas or sa paligid niya. Yan. So that is smoke. Of course, the dust in the air. Yan, yung mga ali-alikabok sa paligid natin, sa loob ng bahay natin, mga ali-alikabok. May mga particles siya na naka-spread sa paligid. So those particles is the solid, then naka-spread siya into gas. Okay? So that is aerosol. Okay. Next, another type of colloid, of course. We have the dispersed substance is the gas. Paano naman yung gas nakakalat sa o i-disperse sa medium na liquid? Okay. So yung gas na yon, i-disperse natin siya sa liquid. Anong type of colloid naman siya? Okay? So bati tayo sa ating mga participants. Maraming salamat sa mga batang grade 6 na laging nakaantabay sa ating mga aralin sa Science 6. Ayan. So let's proceed. We have the colloid type. Ang tawag doon is foam. That is a colloid type of mixture. Yung gas naka-disperse sa liquid. Okay, so what are the example of foam types of colloid? Of course, we have the whipped cream. Ayan, ayan nasa ibabaw na yan. Yan, paboritong-paborito ko din yan. Kapag ako kumakain ng cookies o ng bread na yan. So that is the whipped cream. Yung parang manamis-namis na malambot na whipped cream na nasa ibabaw ng isang cupcake. Yan. So that is the whipped cream. Tawag yan is foam. So yung gas naka-disperse sa liquid part. So that is the foam. A types of colloid mixture. Yan. So next we have, of course, yung ginagamit ni tatay, ni daddy, ni tito sa kanyang pagtanggal ng mga bigote. Yan, yung white cream na yan. Ang tawag naman dyan is the shaving cream. So that is a gas na naka-disperse sa liquid. Kaya siya ginagamit na pang shaving cream. Okay, so yan ay nakakatulong para hindi masakit kapag ka sinishave yung bigote ni daddy o kaya ni tatay or ni tito. Yan, the shaving cream. The whipped cream and the shaving cream is what we called the foam. Foam is a type of colloid. Ayan. So maraming salamat muli sa ating mga batang grade 6 from Luzon, Visayas, and Mindanao, of course, sa kani-kanilang mga teacher, mga science teacher ng grade 6. Thank you so much. Ayan. So tingin tayo sa ating next types of colloid. Mixture, of course, nandyan din ang dispersed substance with gas and then solid. So from gas to solid, foam pa din siya. Okay? From gas to solid, foam, the type of colloid mixture is the foam. And what are those examples ng foam? Okay, so one of these examples, of course, yung ating favorite na mga bata, yung marshmallow. So kung mapapansin mo yung marshmallow na yan, solid part siya, okay? So pero pagka nilagay natin sa dila, bigla siyang nawawala, okay? Nalalasahan natin yung kanyang sweet. So yung example na colloid type of mixture na pagkakagawa sa marshmallow is foam. Okay. Another thing is the polystyrene foam o yung mga cups, yung mga styrofoam cups na ginagamit natin. So that is made up of
colloid mixture na tinatawag nating foam. Okay? So from dispersed substance na gas, ikinalat sa solid para maging isang foam o yung tinatawag nating types of colloids mixture, that is what we call the foam. Okay, next. We have another here. Example is this is per substance. Liquid naman siya na ikakalat natin siya sa another liquid. Okay, so ano kayang klase ng type of colloids yon, yung mixture of colloids yon? From liquid, yung liquid na yon ikakalat sa another liquid. That is what we call the colloid type is emulsion. Okay. Emulsion is a kinds of colloid type mixture. From dispersed substance na liquid, ihahalo siya sa another types of liquid or ang kanya medium of dispersion is liquid. So ano yung mga example na makikita natin sa ating bahay, sa mga bahay natin? These are the milk. Okay, yung milk na yan, so that is an example of colloid type of mixture na emulsion. And then of course yung mga yung ketchup na ginagamit natin na paboritong-paborito natin sa tuwing kumakain tayo ng chicken joy. So yung type of mixture na ginawa or process na mixture na ginawa doon is emulsion. That is a kinds of type of colloid mixture, yung ketchup na yan. And then of course yung ating sa pampalaman sa ating mga sandwich, yung mayonnaise natin. Mayonnaise is a kinds of types of mixture, that is what we call the emulsion. Yan. So those are the different types of colloids mixture. Yan. So let's have this scientist of the day. So ang ating scientist of the day, which involves the colloid mixture, walang iba kundi si Peter Wallstra. Okay. Yan. Si Peter Wallstra is a food chemist. He developed the use of colloid mixture in food preparation. So siya ay isang food chemist. So mahilig siya mag-imbe-imbento ng mga something na minimix niya, mixture. So kaya nga na-imbento niya yung colloid mixture na tinatawag natin. Okay, he also a writer of different books. And his popular name, Dairy Science and Technology. Yan. So siya, isa siyang food chemist using the different types of mixture. And one of these is the colloid mixture. So yung book na to, this book's exploration of the structure and physical and chemical properties of solution. So ginamit niya yung different process of mixture. We have the solution, dispersion, soft solids, fats, and cellular system in the food. So lahat yon ginamit niya to make something. So kaya meron tayo mga jelly ace, gelatin, because of Peter Wallstra. Ayan. So ngayon, punta na tayo sa ating game, activity game. So alam ko, yung mga batang grade 6, alam na alam itong game na ito. This game is what we call the squid game. Okay? Kung naalala ninyo, kung kayo nanonood ng Squid Game, ayan. Tapos ito yung kanyang itsura, yung card na ginagamit sa Squid Game. So dahil tayo ay nasa science learning activity, so we will change that into science game. And of course, we will use the different shapes. So instead na 3, we add 1. So we have the circle, the triangle, the square, and the star. Okay, are you ready, batang grade 6? Tara na, laro na tayo ng science game. So what will you do? You are going to, so you will see a picture of a colloid on the back of the card. So may card ako ipapakita, at the back of it, there is a picture of a colloid. And then you're going to identify the type of colloid that is present in the card. That then you're going to type the name of the shape. So kanina nagpakita ko ng 4 shapes. We have the circle, triangle, square, and star. So yun yung itatype ninyo. That shows the correct answer. So here are the different types of
shapes na ating itatype sa ating chat, sa ating comment box. So ready na tayo sa ating mga comment box, mga batang grade 6. Ayan, so tingin tayo sa ating mga comment natin. So maraming maraming salamat sa ating number one na mga batang grade 6 na patuloy na sumusuporta kay Tutor Doms tuwing alas 3 ng hapon. Tara na, laro na tayo. Let's start with the first card. So this is the first card. So let's see what is the picture at the back of it. Here we go. Yan. Okay, so ano kaya ang tawag natin dyan? Is it emulsion? Is it a gel? Dun sa star, is it an aerosol? Or a foam? Yun, yung nakaturong red na yon. Ayan, ang daming mga nagpa-participate, nagtatype sa ating mga participants from different schools from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. So, thank you so much. So, that is the first picture. We have the emulsion, gel, aerosol, or foam. So, the answer is it's a foam. Okay. So, yan. Foam yan. Okay. Next, we have here another card. And at the back of it, there's a picture. Let's see what is the picture of this card. And here we go. So we have the emulsion. Is it emulsion ba yan? Is it a gel ba yan? Is it an aerosol? Or is it a foam? So ano kaya yung picture na yan? Anong type of colloid yan? Is it an emulsion, a gel, a foam, or an aerosol? Sige, type tayo sa ating comment box. Tingin tayo sa ating mga participants natin. Ayan. So, maraming maraming salamat again sa ating mga batang grade 6. Alam nyo, hindi ko makita yung ibang mga ano natin, participants natin. Well, hindi ko makita yung kanilang mga comments. So, alam ko yung mga comment ng ating mga batang grade 6 ay nariyan lang. Ayan. So, tingin tayo. And the answer. Okay. So, i-reveal ko ng answer natin. And the answer is, it's a gel. That picture is a type of colloid mixture nasa gel part. Type siya. Okay. Next picture, we have the picture here of a card. And here we go. We have the marshmallow, yung ating favorite. Is it an emulsion? Is it a gel, aerosol, or foam? Okay, so that is a marshmallow. Ano kaya yung marshmallow na yan? Is it an emulsion type of colloid? Is it a gel type of colloid? Is it a foam type of colloid? Or is it an aerosol type of colloid? Okay, so marshmallow. And here we go. So the answer for this activity is it's a foam. Okay, so marshmallow type of gel, colloid is a foam. Okay. Another card. Let's see kung ano yung nasa likod nitong card na ito. And here we go. We have here the milk. Ayan, ang paborito ng mga batang grade 6, ang milk. So what kinds or what types of colloid itong milk na ito? Is it emulsion, gel, aerosol, or foam? Yung milk na yan, what type of colloids ang milk na yan? Is it emulsion, gel, foam, or aerosol? Here go. Ayan. So maraming maraming salamat muli sa ating mga batang grade 6 na aktibong nagpa-participate sa ating comment box natin. Okay. So the answer for this is it's an emulsion. So liquid to liquid emulsion. This is a type of colloid mixture. Emulsion. Okay. Next, we have another card here. So, at the back of this card, we will see the, ayan, ang ating favorite gelatin.
So ano kaya siyang type of colloid mixture? Is it an emulsion, gel, aerosol, or foam? Itong gel na ito, what do you think? Type of colloid mixture, is it emulsion, gel, aerosol, or foam? And the answer for this is, here we go, we have the gel. Ayan, kasama niya yung glue, kasama niya yung jelly ace. Ayan, that is a type of colloid mixture. That is what we call the gel. Next, we have another card here. At the back of this card, you will see the picture of a mayonnaise. Ayan. So what kind of what type of colloid mixture is this? Is this an emulsion? Or a gel? Or aerosol? Or a foam? What do you think? Or what type of mixture, colloid mixture is this? It is an emulsion, gel, aerosol, or foam? And the answer for this is, it's an emulsion. Very good, mga batang grade 6. Ayan, so clap, clap, clap tayo mga batang grade 6. Very good yung ating participation for this day. Next, so these are the things to remember when we talk about colloid. Sabi dyan, colloid is a mixture with particles evenly scattered in a dispersed medium without settling down. It is made up of dispersed particles, o kung ano yung iahalo mo, and a dispersion medium, o kung saan mo siya iahalo. Is it on the solid, liquid, or gas? So that is a colloid. Okay? So here we go. So dahil ang mga batang grade 6 ay patuloy na sumusuporta, pumipili kami ni Tutor Vince ng isang batang scientist of the week. So noong nakaraang Monday, may napili kami ni Tutor Vince at ito ngayon siya. Siya ay walang iba kung hindi si Divine Grace C. Agno. Hello, Divine. Salamat sa iyong pagpa-participate last Monday kasama si Tutor Doms. O mamaya, pipili na naman kami ni Tutor Vince ng another batang scientist of the week na i-feature natin next Monday. So siya si Divine Grace C. Agno from Banagao Elementary School, Aurora Isabela, isang batang grade 6. At ang kanyang mga parents, si Mr. Wiberto and Mrs. Emily Agno. So thank you so much, Daddy Wiberto and Mommy Emily, sa inyong pagsubaybay kay Divine Grace Agno. Napaka-active ni Divine Grace Agno last Monday. So alam ko, nandito din uli ngayon si Divine Grace at nagpa-participate sa ating mga activity. Hello, Divine Grace. Congratulations. You are the batang scientist of the week. Ayan. So syempre, tingnan natin kung ano yung magiging next lesson natin next Monday. So, ayan. Ipapakita ko. So, ayan. Next Monday, we have our next lesson together with our tutor. So, yung aking kapartner na tutor na si Tutor Vince. Para sa kanyang topic about suspension. So, abangan natin si Tutor Vince next Monday sa kanyang topic about suspension. Okay? So, maraming salamat sa mga batang grade 6. Siyempre, subaybayan natin ang mga kasama nating mga science teacher mula grade 3, 4, 5, and 6. So, ang mga science teacher na ito ay mapapanood natin. Siyempre, kasama si Tutor Room sa Facebook. DepEd EdTech Unit na at DepEd tayo ng Facebook. And then the YouTube, we have the DepEd Philippines, DepEd EdTech, and then the DepEd TV. So sila yung aking mga kasamang science teachers sa elementary from grade 3 to grade 6. Okay? So mula Monday, 1 o'clock hanggang 4 p.m. Yan yung aking mga kasamang science teacher, tutor. Siyempre muli, ako muli si Tutor Doms, ang dumadagagham tuwing alas 3 ng hapon kasama si Tutor Vince na siya namang mapapanood din nyo sa susunod na session natin. Ito po muli ang Science 6 session ng DepEd
ETUlay online tutor every Monday 3 to 3:40 p.m. Ayan. So muli, maraming salamat and thank you so much sa mga batang grade 6 mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, thank you rin sa aking mga guro ng Kasarinlan Elementary School, sa aking principal, Ma'am Marites J. Tarago. Muli, ito po si Tutor Dom sa nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga batang grade 6. Bye-bye, mga batang grade 6. Bye-bye. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!